kasi para sa akin, kaya naman tayo nabubuhay para magtrabaho. Mahabang traffic, matinding init ng araw, at samut-saring polusyon ang kinakaharap ng isang taong naghahanap buhay sa pang-araw-araw. Ako nga pala si Rolando Libunao, nakatira sa Macareg Street, Sampaloc, Metro Manila. Ang edad ko ay 33 years old. Mag-isa lang ako sa buhay. Ang aking pamilya ay taga-Cagayan Valley. At ang mga kapatid ko ay nakatira sa Bacoor, Cavite. At yung isa naman ay sa Cagayan. Bago ko gumising, nananalangin muna. Madaling araw pa lamang ay gumigising na si Mang Rolando para masimulan na ang mga gawain sa bahay. Kasama na ang paglilinis ng kanyang bisikleta na gagamitin sa paglalakad. Pagkatapos maglinis ng bike ay kumakain ako. Tapos alis na ako ng mga 7:30. Magandang umaga, Mang Rolando. Magandang umaga rin po. Saan ang lakad niyo ngayon? Sa Kwanto, Kamuning, papunta sa Bibil, kukuha na yung butil. Tatlong trabaho ko sa isang araw. Ang isa ay nagtitinda po ako ng butido. Sa kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila, bisikleta lamang ang ginagamit ni Mang Rolando sa pagkuha ng imputido sa kanyang supplier sa kampo. Bali dito po yung kinukuha na namin imputido mo. Ah, dito. Paano mo naman nakilala itong dealer na ito? Bali, kung ano, nag-suggest po lang sa akin. Bali, ilang imputido naman po yung binibili sa isang araw? Bali, sandal. Sandal? Magkano po isa? Bali, isang nauubos naman po. Nauubos naman. Eh, saan po yung hutan ninyo kapag sa Welcome Rotunda, ma'am. Tapos dito, wala na kayo dito sa meron din doon sa Mexico, i-retreat din sa kapila. Iba yung iba doon, sa ano nyo, nilalako nyo lang. Oh, nilalako po. Yung iba naman, parang may mga anesthetics na puso. Dalawang taon na po. Okay na po kayo na sa pala. Kaya pala pangalawa ay nagugupit po ako ng buhok. Maliban sa paglalako ng imbutido, ay may isa pang trabaho si Mang Rolando na siya namang nakatawag sa aking atensyon. Dahil nga sa hirap ng buhay, ay pati ang serbisyong paggugupit ay inilako na rin ni Mang Rolando. Dala ang kanyang mga gamit sa paggugupit, pati na rin ang kanyang bisikleta, ay lumilibot si Mang Rolando sa E. Rodriguez Avenue, nagbabaka sakaling may mga customer na madadaanan. Ayan, mga gamit ni Kuya. Saan mo binibili itong mga ganito mo? Bali, binibili ko po yan sa Hortaleza. Ah, siyempre, yung kailangan, yung mga mamahalin mo yung binibili mo para, para yung gamit matagal yung magagamit, no? Oo. Oh. Kasi dati bumili ako, mga mumurahin, halagang 10 lang yata yung isandali yung mo lang. Gunting. Ngayon, ang nangyari, mabilis siyang pumurol. Ito. So ito, nung bumili ako siya ng ganito, ng stainless, mas maganda siya plastic. Matagal mo na yan, ginagamit yan. Bali, mga months pa lang po ito. Pati ito, magkakasama lahat yan sila. Ganun po. Pa-isa-isa lang po siya binili. Hindi ka nahihirapan kuya na ito ka sa labas ng gugupit? Actually, merong medyo may kahirapan dahil nga maghahanap pa ng customer. Ganun. Tsaka hindi mo sigurado eh. Oo, hindi sigurado kung makakahanap ka ng customer. Pero okay naman yung kita. Oo, kumikita rin naman. 25 kasi bawat gupit ko. Gano'ng karami yung nagugupitan mo sa isang? Bali minsan, nagkagugupit ako ng 4, ganyan, 5.
Anong oras ka ba nag-start mag-gupit? Bali, nag-start ako nito, minsan maaga. Alas 8, ganyan. Meron? No? Nagpapag-gupit ng alas 8? Minsan meron. Tapos kahit ano, bata, matanda? Bata, matanda. Babae? Paminsan-minsan lang dati, may ginugupit din ako. Tapos may magpapakulay din minsan. Pinapakulay. Pinapakulay ka rin dyan dala? Hindi, kaso nga, may bibili sila ng pangkulay, sila nang magpapakulay ng pangkulay. Okay. Kinukulayan ko lang sila. Hindi muna ako mauwi. Dahil naghahanap muna ako ng customer para sa pangatlong trabaho ko sa pagmamasahan. Pagkatapos mag-gupit, ay iniiwan na lamang ni Mang Rolando ang kanyang bisikleta at naglalakad na lamang siya patungo sa kanyang mga suri ng pamamasahe. Ito, minasahe ko kasi yung mga rata ko. Dahil nga sa tagal niyang naglalako, ay naging malapit na rin siya sa kanyang mga customer. Dahil na rin magaling makisama si Mang Rolando, nabuo na rin ang tiwala sa kanya ng kanyang mga suki. Ay, buti na tayo, buti na. Ay lang is photo lang is para madulas po siya, madulas. Yan ang sinasabing efficient oil. Hindi kasi phone, ay hindi kasi ano oh. Ang months pa lang, months pa lang. Ito nung trabaho ko sa therapy, titinda kami ng therapy machine. Matanda po nagtuturo sa akin.
Paano yan, kuya, alam mo lahat kapag tinanong, kapag halimbawa may gustong ipag-open na style, na pag-aralan mo talaga lahat yun? Dami, depende kasi sa pan, meron na pag-aralan ko dati, meron under that, meron layer. Bagong butik po kasi yung ganyan. Bagong uso. Yung nauso. Paano man kuya kapag umuulan, hindi wala, hindi kayo nakakapag? So ngayon, kung naghahanap po siya ng masisilungan para makakapag siya. Ay, hindi kayo nagpaplano kuya na ipon para kayo sarili na kayong pwesto na lang. Para hindi kayo nahihirapan na lagi kayo nasa kalsada. Nagugupit. Meron na rin akong plano na tungkol dyan. Nag-iipon na kayo para doon? Meron na ka nga kasi ako nabilingkon sa lamin. Okay. Sa bahay na. Ah, doon na mismo sa bahay niyo ikaw magpugupit? Pwede rin po ito. Kasi isa naman na hanap ko sa limbang pwesto. Saan ba ruta mo? Ito rin lang po sa... Minsan po dyan sa Welcome Rotonda. Welcome, meron din. Tapos dito. Ito, dinadayo ko lang po dito. Si Mang Rolando sa buhay. Kaya naman dala na rin ng matinding pagod sa maghapon sa karinderiya na lamang kumakain si Mang Rolando. Sa cellphone. Kailan po yung huli niyong pagkikita? Nung last week. Nagpunta po sila dito o kayo? Yung kapatid ko pumunta po dito. Kayo po, hindi po kayo bumabalik po dito sa Cagayan? Hindi po. Minsan pa lang ako bumalik din nung namatay yung aking lord. Ano po yung huling memory niyo na alaala niyo na kasama niyo sila? Yung times na minsan na nandun kami sa gate, sa mga sa ilog. Ganun po yun. Kumakain. Minsan hindi mo maiwasan na hindi mo maiisipan yung pamilya. Tapos minsan, kahit mga kaibigan mo na alala mo rin pa rin sila sa mga time na wala sila dito sa Maynila. Para kay Mang Rolando. Isa lamang siya sa milyon.